Okay, so good morning guys. Ngayon ay Sunday. Makikita natin yung actual setup ng ating drip irrigation. So again, dun sa previous nating video, pinapakita natin. Tagal tayo naka-update guys kasi habol tayo sa pagtatanim. So ngayon ay nagpatagas tayo dito sa ating drip. So no choice, instead isang line lang yung patagasin natin kasi naka double drip yan. Shout out Sir Alex Ibero sa pag-guide, thank you sir. So ginawa natin is open natin yung dalawang lines, no, kasi pag hindi open ito yung na-learn natin, no. So dito sa mga areas na medyo patagilid, base dito na setup, kailangan matibay yung main line, no? So sa atin kasi itong main line, of course meron tayong inihandang PE. Mahal kasi yung PE. May nabili tayong tatlong rolls, no? So yun yung gagamitin natin dito, no? Kasi dito yung issue natin, again the long business na pumutok dun sa pinakababa kasi yung pressure ay yung andar sa makina, yan yung minimum, no? So in short, walang gasto sa gasolina, no? So tapos ito na yung working, no? So again, naka double drip. Mapansin niyo yung mga valves, hindi namin hindi mapantay-pantay, no? Yung ibang valves andun sa ilalim. Yun nga, first time, mahirap. No? So, kahit pa paano, it's working. No? So, dito guys, yung main line natin ay soft hose lang. No? So, papakita natin dun sa baba yung mga pumutok. Kasi yun nga, pinag-push yung pressure, no? Doon yung putok talaga sa pinakababa. Tapos, hihahatak pa niya pataas. Tapos, yung gamit nating mainline ay soft hose lang. Pero again, nakatulong naman. Ngayon kasi it's working. No? So, yan na drip. Yung drip natin is working. Only, ngayon, medyo gasto sa tubig. Kasi instead, di pa kailangan yung isang line. Di pa kailangan ng tanim. So, no choice tayo. Kasi pag hindi natin i-open yung mga valves, lahat ng valves, puputok talaga yung main line. So, sa akin ngayon, temporarily, kasi ayan, may tanim na. So, kailangan yung drip na mag-work. No? No? So, yung setup. Ito yung sa baba, yung pumutok. So, yung setup, double drip. Lahat ng valves ay naka-open. No? Lahat ng valves ay naka-open. Tapos dun sa pinakadulo yung pumutok. So in short, yung dalawang rows dyan sa baba, walang drip. No? So yan. No? So again, ginawa natin kasi andito tayo sa gitna. Nasa gitna yung main line. No? Kung mapansin ninyo, apat na valves yan. Open lahat. Kasi medyo malayo-layo tong rows. Tapos yung area natin ay hindi plain talaga. No? So ito rin yung mga na-learn natin dito sa drip irrigation. No? So nasa sintro, part sa design.
Tapos hindi ko rin inilagay dito sa gitna, dito sa daan. May daan tayo sa gitna. Kasi per advice ng ating mentor, kay Sir Alex Ibero, dapat hindi matamaan o matamakan yung mga valves. Kasi chances, kasi nandun yun sa mainline. So, okay lang dito sa mas okay sa malayo. Dapat hindi dito sa gitna. No? So, dito may mga napansin tayo dito sa ating drip tapes. Yung mga ganito. No? May tagas ng konti. Gagawin ko nyan. Lagyan ko lang ng kahoy. Ayan. Umangin ka. Para yung tagas ay hindi lumalayo. No? So dito sa baba, yung dalawang pumutok. Dalawang lines. Ayan. Kasama siya talaga. Ayan. Huwag ka dyan. Dito ka. At least hindi ko na kailangang magdilig mano-mano. Only ngayon malaking gasto sa tubig. No? So dyan pumutok dun sa dulo. Parang pareho lang din yung pagputok. Dami pa namang bagal dito. Hindi tinabunan ng kalda-duda. No, so yung pumutok dito sa pinakababa. Yan. Pati doon. No, so. Pinutol ko na. No, so temporarily, ito lang soft hose muna. Pero again, later, next week. So, palitan natin yung mainline. Madali lang kasi, guys. Pag mainline lang yung ano, wala nang tagas, guys. Wala nang tubig. Bus na. No? Madali lang pag set up sa drip. Once nakalapag na yung mga drip tips, no? Ka dito, huwag ka dyan. So, gagawin natin anytime this week ay palitan natin itong ating mainline na soft hose. So, meron naman tayong iba-iba rin ano, iba-iba rin yung mga valves dito sa soft hose at iba-iba rin yung valves para dun sa mga PE. No? So, meron na tayong nabili dati. Shoutout Sir John ng Farm Hub Pinas. No, doon tayo bumili. Pwede niyo ipiin si Sir. No, so yan yung mangyari. Walang tubig. So dalawang ano yan? Dalawang issue yan. Either wala nang tubig or grabe kadumi yung filter. Doon ko rin na malaya na napakalaking tulong sa filter. Ito, grabe kainit dito guys. No, so, 1 month na tayo. Ganito. So, mangyari is, at least kainom sila. So, gagawin ko nito. Yung pagpatagas. Once may tubig sa tab, once mapuno yung tab, tagal kasi mapuno kasi nahina yung water source natin. No, so dito ko nakita na yung filter pala kailangan talaga yung i-close. Temporary pa naman to.
yung filter is pag marumi na, pag marumi na yung filter, ayan, lang ang tubig. Pag marumi na yung filter, wala rin tagas pala, no? So dito natin nakita, ah, ganun pala. Tapos marumi yung tubig natin dyan kasi open lang. So kailangan na isara yan, no? So later na, sana di next week, bukas, maplastaran natin to ng tuda, no? So yan, kasi marumi yung water source. So marumi yung filter. So, mangyari din pala pag marumi yung filter, walang tagas. No? So yan din yung na-learn ko by experience. No? So yung setup natin, again, makina 3-inch, tapos pinag-reduce ng 2-inch, tapos meron tayong gauge dito. No? Tapos best yung puro tubo. So issue natin kasi dito yung machine shop kasi malayo. So nag-improvise lang tayo ng mga fittings, no? So ito yung main sa makina, 3 inch yung makina, reduce to 2 inch, tapos gauge, tapos ito yung release, no, or bypass release, just in case malakas yung pressure. Kung mapansin nyo, naka-release yan palagi dito sa akin sa setup ko kasi yung putok talaga pag mag-open ako niyan, full release to, no? So yan yung setup. Again, depende talaga sa landscape, no? So dito sa medyo patagilid, kailangan mo ring mag-adjust, no? So yan yung mga ina-adjust natin. Tapos dito yung filter, no? Kasi problema yung fittings din sa filter. So ginawa natin ito lang, coupling na GI D2, no, or 2 inch, tapos doon na yon yung main tagas, no? So yan yung setup natin. At least dito yung mga nauna natin sa pagtanim ng ilang days. Doon sa baba, ano pa yun natin natanim last Thursday, no, Friday, no? So dito medyo ano na, parang stable na, but of course kailangan ding diligan, kailangan nating tubigan. So dito ngayon, hindi ko na kailangan na puntahan doon isa-isa. Pero yung setup natin ngayon, guys, di muna tayo yun bang nag-full drip lang, no? Lalo na sa mga bagong tanim, so kailangan mo talagang diligan. So yan yung mga ginagawa natin, no? Grabe yung init dito, no? So variety nito, Galaxy Max, meron pa kong hindi na tanim para doon sa taas. Wala pang tanim doon at saka doon sa kabila, no? So natanim natin, ano pa, konti pa to, 500 dito sa taas, doon sa baba nasa 800, tapos dyan, no? But again, sa akin is patuloy lang at saka laban lang. I know di madali, no? Lalo ngayon kahirapan ng mga partners natin, parang ayaw na sa init. So sige lang, no? So that's life dito sa pagpa-farming. Sa akin lang, sa atin lang is adjust lang talaga, no? Di man madali, lalo na dito yung gastos. Of course yung gastos, sasabihin ko lang yan, magawa ko ng separate video kung magkano yung mga yon, no? So sa atin, ito yung actual setup, working and running.
gamit yung mainline na soft hose, no? So learning ito sa patagilid, best yung mga malalakas na mainline. The best is yung PE, no? So may PE na tayo, so pahabol na lang natin si tap. Madali lang naman kasi plastado na lahat ng mga valves, plastado na lahat ng ano, mga drip lines. So gagamitin doon sa PE, sa ibang linyada, ano, ibang mga valves, kasi iba rin yung pang PE. Pero based doon sa tinesting ko, mas madali lang i-set up yung PE only lang. Napakatigas ang pagbutas, no? So yan yung mga ginagawa natin. Again, thank you Lord. Yan, grabe ka init, napakasakit, no? So again, another adjustments dapat dito yung tab, dapat malinis, no? Kasi mangyari yung tubig natatagas, no? Ay maging marumi. Pero of course, di naman yan tatagas pag marumi yung filter mo. So yan din yung best sa filter, no? So sa atin, maraming mangga. So dapat nakasara para hindi mahulugan ng mga ganun-ganun, no? So sa atin, for now, ito lang sa muna, temporarily. Pero of course, part na yan sa mga adjustments na gagawin ko, no? So dito pa tayo, meron tayong pangalawang tab. So yan yung water source natin, napakahina lang. 3.5 inch, dalawang water meter yan. Mahina talaga. At least meron, no? Sa atin is laban lang at saka patuloy lang, no? So yun lang, maraming salamat. Ito pa rin si Jupil the Farmer, ang anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito, humay, kahibalo, apaan ay saba kay manoon pa ko. Daghang salamat and God bless, no? So kung mapansin ninyo guys, meron din tayong isang mainline dyan. Iba yan, mas matigas yan dun sa baba kasi papunta dun sa taas, no? So ibang mainline kasi ginawa ko, pinotol ko ito dito na area. So isang mainline dyan pataas, isang mainline, tapos dun din meron ding yun, no? Kasi may portion dun sa hirapan na kasi yung landscape ko dito is iba-iba. So meron pa kasing area dun, no? So kailangan kong mag-adjust. Tapos yung mga main lines, yun nga, best yung PE, no? So pinotol-potol ko yung pagtanim. Pinotol-potol ko rin pagplastar ng mga main lines kasi yun nga, yung landscape natin ay iba-iba, no? So first time, more learnings next time. Thank you Lord. God bless all.